For today's video, mga kailan, ito, ipapakita ko sa inyo nung mga panahon kami nag-cruise ng aking asawa ng 7 days lang naman. Diba, mga kailan, iba talaga ang nagagawa kapag ka magkatrabaho kayo ng asawa mo at self-employed. Kasi pwede kang mag-take off anytime, pwede kayong mamasyal anytime na gusto nyo. Ayun, mga kailan, ang advantage naman yun, diba? Are you going down? So, ito nga mga kailan, andun na kami sa taas niyan, sa 12th floor, no? Kasi pagdating namin ay nilagay na muna namin yung mga suitcase namin doon sa kwarto namin. Tapos, umakyat kami, kumain, tapos kumain ng ice cream. Then, yan, nagpunta kami sa taas kasi hindi pa naman aalis yung barko noon. Ilang minuto lang mga kailan, ayun, umalis na rin kami. Ayan, ayan yung mga kasama na namin sa barko mga kailan, nasa ano yan, nasa 15th floor yata yan yung sinakyan namin noon. Kasi yung 12th floor pa lang is yun na yung kinakainan namin, and then aakyat ka pa ng tatlong floor tapos dun na sa rooftop. Ayan. Sa pinaka rooftop nung yun yung taas na yun. Yun, 'di ba mga kailan, oh. Ito yung 13th floor kasi yung 12 doon, oh, yun sa maraming tao diyan, yan yung pinaka 12th floor niya. Yung kung saan diyan yung mga kainan, yan yung mga bar, yung mga nagiinuman, ganyan, masaya mga kailan sa cruise. Kaya lang ayoko na mag-cross kasi hindi ako makakain ng mga pagkain na gusto ko. Syempre alam niyo na laking bukid, 'di ba? Oh, hindi. Hindi naman sa ganun mga kailan, sadyang ako talaga hindi mahilig sa crowded area. Hindi ako mahilig sa ano, mga crowd lang, tapos okay lang sana pag crowded, kumbaga pag nag-cruise ship ka kasi, ang akala ko noon kumbaga mag-i-stop kami sa Caribbean ng isang araw, pero hindi, pag nag-stop kami sa Caribbean ng ano lang mga 2 hours lang siya data doon, or 4 hours. Ano ba naman ang magagawa ng 4 hours? Di ba mga kailan? Tapos, umalis na kami doon. Pumunta na naman kami sa isang part. Ganun lang. Tapos, bumalik na kami. Kumbaga, pag nag-cruise ka kasi mga kailan, ma-enjoy mo lang yung mga bagay na nasa loob ng cruise ship. Kasi naman, nandun lang kayo sa gitna ng dagat. Papunta at pabalik lang yung ginagawa. Di ba? Tapos, lahat na doon naman sa bar, kompleto. Sa bar? Sa cruise ship pala, kompleto mga kailan. So, nagpunta kami dyan ng 7 days noon ng aking asawa. Tapos, ayan, pagkaalis ng aming barko, umalis na siya dyan. Tapos, ayun, nagpapatugtog na sila. May mga kasiyahan na, ayun, ganyan. Kompleto lahat yan, mga kailan, sa barko. Madaming pagkain, ayan. May mga buffet, ayan. Madami kang makikilala dyan na mga Pilipino kasi marami akong nakilala dyan na Pilipino noon. Ayan. Nagtatrabaho daw sila dyan. Tapos, nagtanong sila kung ano. Tapos, hindi nila sasabihin kung magkano ang sahod nila kasi may isang akong nakilala na lalaki, nagtanong siya kung kamusta naman daw ang Amerika, ganito ganyan, kung magkano naman daw yung sinasahod ko sa trabaho ko. Tapos nagkukwentuhan kami, tapos ayaw nilang sabihin yung kanyang kita doon. Pagbabarko, di ba mga kailan, minsan daw mahina, depende daw sa tip, nakakadami daw sila sa tip lang ng customer nila ng mga nagkukrush, ganon. So ayun na nga mga kailan, nandun na kami sa, papunta na kami sa aming dinner ng aking asawa. So first night nyo dyan mga kailan, ang ibibigay nilang dinner sa inyo is VIP dinner. So pupunta ka ngayon doon sa siniserve nila, orderin mo kung ano yung gusto mo. So ayan, bababa na kami sa elevator. Tapos hahanapin namin kung saan kami kakain. Pero bago yan, ay pupunta muna kami ng asawa ko, syempre mag-toothbrush, ganyan-ganyan, kasi nga nagkain kami ng ice cream kanina, ganon-ganon. So syempre, anong oras yata kami noon na nag-ano sa barko, mga alas 4 tala umaga kami nagpunta doon, ilang oras ang binyahe namin papunta doon sa Fort Lauderdale mula dito, mga 4 hours, hindi ko alam, yeah, 4 hours to 5 hours yata doon, kasi part na siya ng Miami.
Nalapit na doon. So, ayun, hinahanap lang namin yung number ng aming kwarto. Doon kami sa 600 something, sa pinakalikod ng barko, mga kailan, grabe. Ang laki, kung titignan mo yung barko, parang maliit lang siya, no? Pero pagka nilapitan mo, Diyos ko, ay ang dami. Diyan na kami, kumbaga, yung kwarto na yan ay sa pinaka-underground na yan, mga kailan. Sa ilalim na yun ng barko. So, eto na nga mga kailan. O, dito kami kakain ng aking asawa. Yung pinaka-VIP. Tapos, habang kumukuha sila ng order mo dyan, pagkakuha na ng mga order nyo, habang inaantay mo yung order mo na pagkain, ayan, nagpapasayaw sila sa lahat ng mga crews. At ang bait-bait mga kailan ng isang crew dito na nag-serve sa amin, si Kuya na Pilipino. Ayan. Tapos ayan, sumasayaw sila, ganyan-ganyan. O, nakaserve na sila ng appetizer. Tapos eto si Kuya na nagserve sa amin. Siya yung Pilipino. Ayan, yung sumasayaw. Tinatawag niya ako at yung asawa ko. Sabi niya, Kathleen! Kit! Tara, tara! Sabi niya ganun. Sumasayaw sila. Ayan mga kailan, nakaka-enjoy naman doon sa loob ng cruise. Kasi kompleto, mayroon doong room kung saan malaki rin na may singer na kumakanta. Kung gusto mo doon, pumunta ka lang doon. Tapos mayroon ding bar, may nagiinuman, lahat kompleto. Mayroon ding tawag nito, casino, lahat na. Nandun na lahat. Kung nagku-cruise ship ka, parang ang na-enjoy mo lang kapag nasa loob ka ng barko. Yeah. Ako kasi naman, ang gusto ko noon, sabi ko sa asawa ko, ayoko na mag-cruise ship. Kasi akala ko ay yung hihinto ka sa isang lugar, tapos dun muna kayo, tapos mamamasyal kayo sa isang lugar. Hindi. Wala lang. 4 na oras lang kami dun sa Caribbean, tapos limitado lang yung ibibigay nilang oras na pagka nandun ka sa isang port ng barko, mga kailan. So, ganun lang. Pero masaya sa loob, no? Nakapag-enjoy ka. Masaya ka sa loob kapag siguro kasi karamihan dyan na mas nagkakasiyahan kapag ka nandun sila sa bar, nagiinuman, ganun-ganun, nagkakantahan, ganun. Pumunta rin kami sa mga kantahan noon ng aking asawa sa parang karaoke rumba. Kapag mahilig ka sa casino, sa sugal, ganyan, or kasi sa mga bar, or sa mga happy-happy, dyan. Nandyan lahat na yan sa barko, mga kailan. Dyan sila pumupunta. Madaming nasa casino, pero ayoko din sa casino nun. Sabi ng asawa ko, gusto mo maglaro sa casino. Itatry ko sana, kasi hindi ako marunong, mga kailan, maglaro doon sa casino. Sabi nila, madali lang daw. Maghulog ka lang ng pera, punta ka sa mga machine, ganyan-ganyan. Pero ayoko magstay doon kasi super yung amoy ng casino. Amoy sigarilyo, amoy lahat na. Amoy yung cigar na parang tabako, ganyan. Parang nasa-suffocate ako. Mas-suffocate kapag nalalaman. So, ayun na nga mga kailan, pumunta na kami sa aming kwarto. Ayan, nagpicture-picture, yun ang mga picture namin doon sa barko. Tapos kinabukasan, eto na naman kami ulit. Doon na naman kami sa taas. O, ganyan. Parang dyan ko gusto pumunta sa taas, mga kailan. Kapag ano, ang sarap pagmasdan yung lahat sa paligid mo, blue, ganyan. Parang wala lang. Kasi nga, nasa gitna kayo ng dagat. Parang hindi na matapos-tapos kasi hindi mo na makita-kita yung gilid ng dagat. Tapos yun, hindi pa gilid yan. Yung parang, ewan. Nakita mo, parang malapit lang yun dyan, pero malayo pa yung gilid niyan, mga kailan. Dyan kami hinto noon sa port. Ganyan lang. Nag-enjoy naman ako konti, mga kailan, pero hindi talaga ako nag-enjoy sa foods, mga kailan. Sa foods ba? Kasi iba pa rin talaga yung kapag kasanay ka sa lutong bahay, alam niyo na. Maraming pagkain doon, mga kailan. Iba-ibang putahe, iba-ibang pagkain. Naku, magsasawa ka sa mga pagkain. Kaya lang, iba pa rin talaga ang kanin. Tapos pagka nakita mo sa cruise, mga kailan, grabe. Grabe yung mga iba. Ang daming nasisirang mga pagkain. Diba, nakakapang ano, dami nilang tinatapon na pagkain. Pero ganun talaga, wala tayong magagawa, mga kailan. Tapos yun lang, na-share ko lang sa inyo para naman mabigyan ko kayo ng konting view. Hindi ko naiinis sa isa yung mga bawat araw namin na pagpipicture, pagbivideo dyan noon. Kasi nga mga kailan ay ayan.
Ayan, so nakadaong na kami mga kailan sa port dyan. Tapos ito yung port ng Caribbean. Oh. Tapos ito yung mga barko na iba mga kailan. Pinakamalaki yung aming sinakyan. Oh. Ito oh, yung aming sinakyan mga kailan. Oh. Ayan, yung Carnival Liberty. Ayan, yung aming sinakyan. Tapos ito yung port ng Caribbean. To, pinalaya kami sa barko ng ano lang, 4 oras lang mga kailan. Oh. Naggalagala kami ng aking asawa. Namili din ako ng konting souvenir. O, ayan lang. Tapos, pabalik na kami sa aming barko. O, sa sinakyan naming barko pala. Tapos yun, matutulog na kami mga kailan. O, ayan lang. Tapos picture-picture. Pagdating mo dyan mga kailan, nilinis na yan yung bed. Tapos ayun, nilagyan ng mga kung ano-ano yung towel. Kung ano-anong ginawa nila. And then the following morning, ayan, nagpicture-picture kami ulit. Tapos yun na mga kailan. Thank you so much for watching. Bye-bye!